Gumamit tayo ng free spell habang inihintay yung queen at yung poison spell. Welcome dito sa Clash with Dan Rica. And this episode is our second. And ang ipapakita ko sa inyo ay ang aking mga naging war strategies sa nakaraan naming war, no? Bali, nag-declare kami ng aming pinakaunang war. And then yung clan war preparation, in which I made sure na mayroong laman ang aming clan castle ng mga troops para tumulong na depensahan ang aming mga town halls. Bali, after nyan is yung wars. Clan number 1, hindi ko na ipapakita kasi puro rushed base. Bali, jump na tayo sa pangalawang clan wars. At ito yon. Okay, as you notice, itong town hall na ito, walang Eagle Artillery. And then, wala din siyang Inferno Towers para sa Town Hall 11. And then, sa pagkakataon na yan, huwag tayong magpakumpiyansa. Kailangan we should come up with a war plan. So, ang aking war plan dito, eliminate muna yung Clan Castle troops. Kasi ang gagamitin kong troops is yung Hog Riders. Ayan. So, pinati ko sa tatlo ang aming troops. Number 1 is yung mag-eliminate sa Clan Castle troops ng kalaban. Number 2 is yung Hog Riders. Number 3 is yung Clearing troops. Okay? So, para gawin yan, do-launch ko muna or inumpisan kong i-release dito yung Electro Dragons. Ayan. Para sirain itong mga buildings na to. No? And then yung ating Golem together with the Super Wall Breaker and the Wizards. Ayan. Para pumush siya dito, no? Push niya rito yung direction na to. And then, yung Wall Wreckers or yung Wall Wrecker para atakihin tong direction na ito, no? Together with the Queen. Ayan. So far, so good. Yun nga lang, as you notice, nag-iba ng direction yung ano natin, yung Queen. So, I immediately released itong Hogs para to eliminate these buildings. And then, makabalik na yung queen dito sa first troops natin. Na mag-eliminate dito sa clan castle. Bali, together with the hogs, kasama nating nirelease dyan is yung Grand Warden. Ayan. Gumamit tayo ng free spell habang inihintay yung queen at yung poison spell. So, sa punto na yun, gumamit tayo ng ating first two healing spells, no? And then yung ability ng ating Grand Warden. And then as you notice, hiniwalay ko, no, yung pag-release ng Hog Riders. Bakit? Kasi kapag pinagsabay natin yung lahat-lahat, may mga traps and giant pumps. So para makaiwas tayo dyan. May tamaan man, konti lang, no? Ayan, tulad yan. And then, ingat tayo sa paggamit ng ating mga spells, no. Use it wisely. Make sure na dun pupunta yung Hogs para hindi masayang ito. And then, ayan, nakita ko na medyo paubos na yung defensive buildings ng kalaban. So, I immediately deployed yung ating third troops, no? Yan yung clearing troops dahil hindi kakayanin ng queen yan. At kung konti na lang yung hogs, hindi yan kakayanin. Ubusin, maubos yung oras. At sa pagkakataon na ito, nakita niya may tira pa akong poison spell. Bakit? Kasi minsan yung mga ano skeleton warriors or skeleton traps, hinahabol yung hogs at kaya niya ubusin yan. So nag-ready ako dyan ng healing spell. Yun. So ayan po, sa punto na yan, pangalo tayo, fast forward ko na. Ayan, 100% it means 3 stars dito sa base number 2 ng kalaban. Ayan. So ito yung mga troops na ginamit ko sa wire na yan. So after nyan, sunod na natin yung pinakaunang base, no? Kung saan ito yung una ko inatake dito. So as you notice, ano siya, rush base. Bali, hindi ko na kinailangan gamitan ng king dahil under upgrade yung king, no? So ang ginamit ko dyan is yung Gobo Witch.
So, meron tayong tigwalong witch and bowlers dyan at tatlong golems. And then yung ating wall breakers. Wall breaker, isa pala yan. Okay, ayan na. Saan na natin para mabilis. Bali, yung tatlong golems. Of course, tanks natin yan. Ano? I-spread ko siya. Nirelease ko siya into 3 different locations. Ano? At kasama natin dyan is yung tigga dalawang witch and super wall breakers. And then yung third, ito kasama naman na wall breakers and the rest of the troops. Include na dyan yung ating heroes. Ano? Ayan, ang ating plan dyan is yung funnel. Kailangan, we must make sure na makabuo tayo ng funnel dyan na hindi na pupunta sa kaliwa kanan ng troops, diretso na. No? Ayan. So, huwag tayo matataranta. Kita natin, pinupunter dyan ng Inferno Tower yung ating wall breaker. Ayan lang natin. No? So, gumamit na ako dyan ng healing spell at rage spell sa pagkakataon na yan. Ang plano ko dyan dapat is yung ito, yung ability na ito. Yun nga lang, layo niya. Diyan ko lang pag ginamit dahil lumapit na siya. At yung pag-drop ko ng jumping spell, no? Para i-transport na kagad or transfer na yung troops dito sa direction na ito na mas mabilis. Sa pagkakataon na yan, ayan, ginamit ko yung healing spell. Nakikita nyo itong ano, giant na nirelease ko at itong ano, wizard. May pagkakataon kasi na itong mga defensive buildings, ina-attack yung ating offensive troops. Eh. So, kailangan nating eliminate yan. Usually, yung nire-release ko dyan is yung king. So, pinalit ko muna yung giants. At sa raid na ito, naging madali lang kasi nga, rush base yung kalaban. So, pag-usapan natin yung mamaya after ito. Okay, siguro, i-ano na natin, ano, i-fast forward na natin. So, panalo na tayo dyan. Ayan. So, panalo tayo dyan. So, 100%, it means 3 stars. Make sure na clear lahat ng buildings. Meron dyan, may pagkakataon, nakala natin clear na yun pala, may nag-iisa palang builder, ano dyan, no? Builder house, no? Or isang structure dyan na maliit, di natin napansin. So, tignan natin yung paligid bago natin release ng ating last troop, ano? Hirap na, maging 99%, masakit sa ulo yun. Okay, so sa pagkakataon na yan, panalo tayo at nanalo ang buong clan, no? Bali, solo yan, ako lahat yan. Di ko na pinakita yung ibang wars, ano? Bali, yan lang muna, no? So far. So, yan yung ating clans 1 and 2. Okay, pag-usapan muna natin yung paggamit po sa mga engineered bases. Kasi, I noticed yung nakalaban ko rito is engineered base to, no? Bali, ang problema lang sa mga gumagamit na ito, yung mga wala pong base to beat, yan po yung may max town hall base lang. Kung saan, dapat may challenge din naman, katulad ko, na may atakihin ako na base na ganyan. Sa pagkakataon na to, yung base number 2, yan yung kanyang base to beat, in which wala siyang ano, Inferno Towers and yung Eagle Artillery. So, considered anti-3 or 2 stars ang town hall na yan. Pero with our correct war plan and execution, kayang-kaya natin i-3 stars. Kaya yun po. That's all for now in this video. Again, ang ating pong ginamit dito is yung Hog Riders. Yan, and then yung Gobo Witch. Golem, Bowlers, and Witch. So yan po ang aking naging war strategy and executions. At yun, magkita-kita tayo sa susunod na episode dito sa Clash of Clans sa Day and Week YouTube channel.